Alam nyo ba na kahapon lamang, syempre ay ipinasa ng Konseho ng Maynila yung isa pong napaka-importanteng ordinansa na naman po na pagtugon po sa mga hinaing o reklamo po ng ating mga nasasakupan doon po sa mga parang wala pong pagmamalasakit na nag-iingay kahit na po ongoing ang pag-aaral ng ating pong mga anak. Ipinasa po natin yung Ordinance Number 8688 na kung saan po ay mahigpit na ipinagbabawal sa lungsod ng Maynila ang paggamit ng karaoke, ng videoke at iba pa pong sound producing devices na nakakaistorbo sa ating pong mga komunidad ngayong nagsisimula na po ang online classes. Ito po ay magsimula ng Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ngayon, tatanungin nyo, bakit pati Sabado kasama? Siguro nagtataka po kayo. Alalahanin po nyo, marami rin pong mga college students ang may pasok po ng Sabado. Kaya po talagang in-include po namin ng Sabado nang sa gayon po ay paproteksyonan naman natin o mabigyan naman po natin ng magandang environment kung masasabi mo ang ating pong mga mag-aaral. Siyempre, unang-una na nga, napakahirap na nga mag-aral dahil online. Madali pong madistract ang atin pong mga mag-aaral. Tapos may maririnig ka pang nag-iingay sa iyong paligid. Eh, lalo na pong mahihirapan po ang ating mga mag-aaral. Kaya nga po, kami po ay nakikiusap na sana po ay sundin natin ang ating ordinansang ipinatutupad na po. Bigyan naman po natin, let us be sensitive po sa ngayon. Dahil po, alam nyo naman, sabi nga po nila, pag ganyan po na hindi po tayo nakikisama sa mga pangangailangan po natin ngayong pandemya, ay lalo po tayo magkakaroon ng problema. So, maging sensitive po tayo o maging aware po tayo na meron po tayong mga adjustments na talagang kailangan gawin habang tayo po ay nasa loob ng pandemyang ito. Konting tiis lang po. Sa bagay, hanggang alas 5 lang naman yan eh. Pagdating po ng alas 6 o 5:01 ng Sabado, pwede na po kayong mag-ingay. Sabi nga nila, di ba, Sabado nights. O, di ba, pwede na kayo mag-party-party pagkatapos po noon. Pero, in the meantime po, pagbigyan naman po natin ang ating mga mag-aaral, isipin po natin sila, ang kanila pong kapakanan habang sila po ay nag-aaral. So, yan po ang Ordinance Number 8688 na mahigpit pong ipapatupad sa atin pong lungsod. Sabi nga nila, maikwento ko lang, na yung ibang mga lungsod ay susunod na rin po. Ang isabi nga ho na isang konsehal ay nangingi na ho ng kopya ng ating pong ordinansa, yung iba pong mga lungsod, para maipatupad na rin po nila sa kanila pong mga lugar. Kasi ho, siyempre, kung ano po yung reklamo sa atin, yun din po, paniguradong reklamo po sa kanilang mga lugar. So, ayan po ang ating pong ordinansa na ipinatutupad na po natin ngayon. O, sa lahat ng viewers ni Dean Arman Nocum, subscribe kayo rito sa vlogcaster Dean Arman. At mag-iingat po kayo mga kababayan, always keep safe and practice physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemyang ito.